Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang bahagi na kayo po ay magpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoon at po tawagin ang ating mahal na pastor na si Pastor Noel. Ibig kong tawagan si Sister Jo upang magbukas ng panalangin. Hello. Hallelujah. Hindi ko lang kung nakamit yung mga... Hallelujah. Mr. Joe, you're on. Ay, ako po tinatawag niyo. Sorry po. Oh. Hello po. Yeah, sorry po. Mag-bas ka ng panalangin bago natin tawagin si Pastor Noel. Ay, opo. Sige po. Salamat. Sige po, manalangin tayo. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na kami po muli ay iyong tinipon upang purihin ka at ihayag ang iyong salita. At Panginoon, maraming salamat Panginoon o God na ang bawat isa sa amin sa gabing ito o God ay pakalinisin mo o God, linis mo ang aming isip, puso o God at ang aming kaluluwa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito o God na kung ano man po ang aming marinig Lord, sawa Panginoon, ito po ay magbibigay po ng inspirasyon at magbibigay po ng kapaliw ng liwanag po sa aming isip. Maraming salamat po, Panginoon o God, na iniinggitan ka namin sa aming gawain sa prayer line na ito. Maraming salamat po, Panginoon, na puspusin mo po aming pastor na magpapahayag ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon o God, sa bawat tao na nakakarinig kung saan man dako, Panginoon. Nawa, Panginoon o God, sila po ay iyong hawakan, iyong pong ipuin Panginoon na sila po o God ay ma-feel po ang iyong presence of God. Maraming salamat po o God, buli Panginoon, binibigay namin ang papuri at pasasalamat sa iyong matamis na pangalan. Sa pangalan ng aming Ama at ang iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay naka-broadcast sa gabing ito at kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted live po tayo sa gabing ito. Hallelujah. Pastor Noel? Magandang gabi po, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Magandang gabi rin po kay Sister Jo at sa lahat po ng ating mga kasama dito po sa prayer line, lalo na po kay Bishop Mel Malto. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay dadako na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang ating pong tinatalakay ay ang espiritual na pakikipagbaka ng Kristiyanong mananampalataya. At ito naman po ay ating tinutunghayan dito sa Epeso, ika-6 na kabanata. Muli po nating babasahin ang mga talatang nais po nating pagsalusaluhan. Dito po sa Efeso, ika-6 na kabanata sa talatang 10 hanggang 20 ay ganito po ang sinasabi. Sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayaan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y
mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako'y isang sugong na tatanikalaan upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Ito po ang isinulat ni Apostol Pablo sa iglesia na nasa Efeso, at sa bandang hulihan ng kanyang liham sa kanila ay kanya pong tinalakay ang espiritual na pakikipagbaka ng Kristiyanong mananampalataya. Sa gabi pong ito ay hindi po natin tatapusin ang lahat po ng mga talata na atin pong binasa. Atin lamang pong itutuloy ang paunang mensahe. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating introduction o ang ating paunang mensahe. Noong nakaraang Martes, tayo po ay nagtapos doon po sa kaisipan na ang dapat po nating dapat na lakaran bilang mga mananampalataya ay ang pakikiisa sa ating Panginoong Jesus upang tayo po ay magtaglay ng kanyang kapangyarihan. Katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo dito sa ikasampung talata ng Efeso sa ika-anim po na kabanata, ang sabi niya, sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ito po ang binigyang diin ni Apostol Pablo bago po niya inisa-isa ang iba't ibang bahagi ng buong kagayakan ng Diyos. Dito po napapaloob ang pinakasusi ng katibayan ng mananampalataya laban sa mga lalang ng Diablo. Ito po ang pinakasusi na dapat po nating unawain upang tayo po ay magtaglay ng kalakasan at kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay magpakalakas daw po tayo sa Panginoon. Unawain po natin ito sapagkat hindi po natin mauunawaan ang silbi ng buong kagayakan ng Diyos kung ito po ay hindi po natin liliwanagin. Kaya nga po, paano po ba tayo magpapakalakas sa ating Panginoon? Ano po ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Bago po tayo pumunta doon sa buong kagayakan ng Diyos, ay ano po ba ang ibig niyang sabihin ng mga pananalitang magpakalakas kayo sa Panginoon? Katulad po ng aking binanggit kanina, ito po ay mayroong kinalaman sa ating lubos na pakikiisa sa ating Panginoong Jesus. Kung inyo pong mapapansin, ang kanya pong utos ay tayo raw po ay magpakalakas sa Panginoon. Ibig po sabihin, mga kapatid, ang binabanggit po rito ni Apostol Pablo ay mayroon pong kinalaman sa lubos nating
pakikisama, lubos po nating pagpapasakop, sa lubos po nating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na ang bawat mananampalataya ay inuutusan ng salita ng Diyos na lubos na mamuhay kay Kristo. At ito po ang dapat pang-araw, ang maging pang-araw-araw na lakad at pamumuhay ng bawat mananampalataya ni Kristo, mga kapatid. Ito ang pinakasusi sa kanyang espiritual na kalakasan. Ang espiritual na kalakasan at kapangyarihan ay nakapaloob lamang sa pananatili, sa pakikisama, sa pananampalataya ng mananampalatayang Kristiyano kay Kristo Jesus. At sa labas po nito, pakikipag-ugnayan kay Kristo na ito, sa labas noon ay hindi mo kailanman matatagpuan ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Sa katunayan, si Apostle Pablo ay meron pong sinabi sa unang kabanata ng aklat ng Efeso. Ang sabi po niya, sa unang kabanata, sa ikatlong talata, ang sabi dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Napansin po ba natin yung sinabi ng Apostle Pablo na ang bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan ay na kay Kristo? Kaya kung tayo po, mga kapatid, ay mabubuhay at lalakad sa buhay na ito na labas o nasa labas ni Kristo, ay hindi po natin masusumpungan ang anumang pong espiritual na pagpapala. At eto nga po, mga kapatid, ang isa sa mga malaking problema ng mananampalatayang Kristiyano. Madalas ay nais po niya ng espiritual na pagpapala, ngunit hindi naman po siya lumalakad o namumuhay kay Kristo. Mga kapatid, ngayon kung atin pong gagamitin ang practical na ito pong practical na pananalita, mga kapatid, ito pong pamumuhay kay Kristo, ito pong pagsampalataya kay Kristo, ito pong pakikisama kay Kristo, ay madali po natin itong mauunawaan kung atin pong bibigyang pansin ang salitang pagpapasakop. Dahil walang tunay na pakikisama kay Kristo, walang tunay na pananampalataya kay Kristo, walang tunay na pakikiisa kay Kristo kung walang pagpapasakop kay Kristo. Ulitin ko po, walang tunay na pakikisama kay Kristo, walang tunay na pananampalataya kay Kristo, at walang tunay na pakikiisa kay Kristo kung walang pagpapasakop kay Kristo. Pagpapasakop kay Kristo patungkol saan? Pagpapasakop kay Kristo patungkol sa kanyang kalooban. Ito po ang pinakapuso at pinakasentro ng espiritual na pakikipagbaka, mga kapatid. Walang katagumpayan, hindi masusumpungan ng mananampalataya ang anumang espiritual na pananagumpay laban kay Satanas at sa kanyang hukbo kung siya ay lalakad ng hindi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ito po ang sinabi ni Santiago dito po sa Santiago ika-apat na kabanata sa talatang ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos,
pasakop na kayo sa Diyos. Datapwat, magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Kaya kinakailangan pong unawain po natin ang sinabi ng salita ng Diyos. Tatakas po ang Diablo kung siya po ay sasalangsangin ng mananampalataya. Ngunit, ang pagsalangsang ng mga mananampalataya sa Diablo ay kinakailangang pangunahan muna ng kanilang pagpapasakop sa Diyos. Yun po ang pinakakaisipan na makikita po natin sa Santiago, ika-apat na kabanata, talatang pito. Makikita lamang po natin at mararanasan po natin ang katagumpayan laban sa kaaway sa sandaling tayo po ay pasasakop sa Diyos. At ito nga ang pinakakaisipan na nais itawid ni Apostol Pablo, nais iparating ni Apostol Pablo sa mga Efeso, sa mga taga-Efeso na mananampalataya, na kanya pong sinabihan sila, sinulatan sila sang-ayon sa inspirasyon ng banal na Espiritu, nang sabi niya sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon. Yun po ang pinakapuso ng kanyang utos sa mga mananampalataya, na dapat sila ay magpakalakas sa Panginoon. Nang ibig pong sabihin, kapatid, na sila ay tunay na lumakad ng may buong pakikisama, ng may lubos na pananampalataya, na mayroon pong lubos na pakikisa, na ito nga po ay ating pong inunawa dun sa salitang pagpapasakop kay Kristo sa kanyang kalooban. Dahil walang pamumuhay kay Kristo kung walang pagpapasakop sa kanyang kalooban. Sa ibang liham ni Apostol Pablo na makikita po natin sa aklat po ng Roma sa 13 kabanata ay ganito po ang kanyang sinabi. Roma, 13 kabanata, dito po sa talatang 14. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay ganito, kundi bagkus, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. At huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ito po ang sinasabi po ni Apostol Pablo patungkol sa ating pakikipag-ugnayan kay Kristo bilang mga mananampalataya. At binanggit niya rin naman dito sa talatang ito kung ano ang hindi natin dapat gagawin patungkol sa ating mga laman, patungkol sa paglakad sa sariling buhay, patungkol sa paglakad sa ating sariling kagustuhan, paglakad sa ating sariling kalooban, paglakad na hiwalay sa Espiritu, yun pamumuhay na hiwalay sa Espiritu, yun ang ibig sabihin ng laman. Ang sabi po niya, bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesus, siya raw po ang ating dapat isuot. Siya raw po ang ating dapat na isakbat. Siya raw po ang dapat nating ilakad. Siya raw po ang dapat nating ipamuhay sa araw-araw. At ang sabi niya, huwag ninyong paglaanan ng laman. Huwag natin daw ilalaan ang ating mga sarili sa pamumuhay na hiwalay sa patnubay at pamamahala ng Espiritu Santo. Yun po ang ibig sabihin ng, yun po ang kabaliktaran ng paglakad sa laman. Ang kabaliktaran ng paglakad sa laman ay ang paglakad sa Espiritu. Kaya po kung tayo po ay lumalakad sa laman, ibig po sabihin, hindi tayo lumalakad sa patnubay at pamamahala ng Espiritu. At kung tayo naman po ay lumalakad sa patnubay at pamamahala ng Espiritu, hindi tayo lumalakad sa laman. Ngunit kung tayo po ay lumalakad sa laman, ang ating ginagawa ay yung sinusunod natin ang mga kahalayan noon. Ang mga nasirang pagnanasa ng laman. Kaya nga po, mga kapatid, ang pagsasakbat o ang pagsusuot ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pagkatao
o ang pamumuhay o paglakad kay Kristo, mga kapatid, ay ang pagsunod din sa Kanya. Katulad ng pamumuhay at paglalaan ng sarili sa laman, ay ang ibig din sabihin nun ay ang pagsunod sa mga nais ng laman. Ang pamumuhay kay Kristo ay ang pagsunod sa mga nais ni Kristo. Ang pamumuhay kay Kristo ay ang pagpapasakop ng lubos sa Kanyang kalooban. Yun pong ibig sabihin nun. Kaya nga po, marami pong palaisipan ang ipinapakita ng mga mananampalataya kapag sinasabi po nila na sila raw po ay ng ilang pong mga mananampalataya kapag sinasabi po nila na sila raw po ay tunay na nabubuhay kay Kristo, ngunit sa kanila namang paglakad ay hindi naman nila ipinapakita na sila ay nagpapasakop sa kalooban ni Kristo. Kaya po, iba yung kanilang sinasabi at iba rin yung kanilang pinapamuhay. Kung kaya naman, sa araw na sila po ay makakaranas ng pag-atake ng kaaway, ay hindi po sila makasumpo ng espiritual na kalakasan dahil ang kanilang pamumuhay ay hiwalay doon sa ating Panginoong Jesus. Bagamat sinasabi po nila na sila raw po ay nagpapasakop kay Kristo o nananampalataya kay Kristo. Kaya po, madaling bumigay ang mananampalataya sa panahon ng pagsalakay ng kaaway, sa panahon ng masama, sa panahon na siya ay inaatake ng kaaway dahil hindi po siya natagpuan sa kalagayan at sa paglakad na siya po ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi niya tunay na naisakbat si Kristo bilang kanyang pinakakasuotan. Hindi niya tunay na nataglay si Kristo sa kanyang puso at kaluluwa upang taglayin ang kanyang buhay sa kanyang loob. Kaya sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kaligaligan, sa panahon ng pagsubok, siya ay matatagpuang nandoon sa kalagayan ng kahinaan. Iyon ang problema ng mananampalataya. Kaya nga po, ito po ang sinabi po dito po sa Aklat ng Kawikaan. Meron pong sinabi ang atin pong Panginoon sa kanyang bayang Israel. Ang sabi po niya dito sa Aklat ng awit, aklat po ng awit, pagpaumanin po natin sa ika-walumpot isang kabanata sa talatang 13 at 14, ang sabi niya, "Oh, kung ako'y didinggin ng aking bayan, kung ang Israel ay lalakad sa aking mga daan, aking pasusukuing madali ang kanilang mga kaaway, at ibabalik ko ang aking kamay laban sa kanilang mga kaaway." Pansinin po natin yun. Ito po ay nasa lumang tipan. Hindi po nagbago ang prinsipyo ng ating Panginoon. Hindi po nagbago ang kanyang kaparaanan. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi po niya, ulitin ko po, ang sabi po niya, "Oh, kung ako'y didinggin ng aking bayan, kung ang Israel ay lalakad sa aking mga daan, aking pasusukuing madali ang kanilang mga kaaway, at ibabalik ko ang aking kamay laban sa kanilang mga kaaway." Pansinin po natin yan. Ang ating pong Panginoon mismo ang haharap sa mga kaaway ng kanyang bayan. Ang ating Panginoong Diyos po mismo ang magtatanggol sa kanyang bayan. Ang ating Panginoong Diyos po mismo ang siyang magagawad ng katagumpayan laban sa mga kaaway ng kanyang bayan. Kung siya lang daw po ay didinggin ng kanyang bayan, kung ang kanyang bayan daw po ay lalakad sa kanyang mga daan. So madaling sabi, kung ang kanyang bayan ay
lubos na magpapasakop sa kanyang kalooban. At ang lubos na pagpapasakop na ito ay hahantong doon sa lubos na paglakad sa kanyang mga daan. Ibig sabihin, ay hinihingi ng Diyos ang pagsuko ng ating mga sariling kaparaanan sa buhay. Ang pagsukong lubos ng ating mga sariling gawi. Ang ating pong pagtalikod sa sariling karunungan, ang ating pagtalikod sa sariling lakad, sa mga sariling prinsipyo natin, ito po ang ninanais ng Panginoon. Dahil ang pinag-uusapan naman po dito, mga kapatid, ay hindi yung sa espiritual na pakikipagbaka, hindi naman ito yung labanan ng lakas. Bagamat may kapangyarihan ng Diyos na dapat nating taglayin at ang diablo naman ay makapangyarihan. Hindi po ito labanan actually ng ano ng lakas sa lakas. Kundi ang hinihingi ng ating Panginoon ay isuko natin ang ating mga sarili, ang ating sariling pamumuhay, ang ating sariling pamamahala sa ating sariling buhay. Ang pinag-uusapan po dito ay otoridad. Sino po ba ang otoridad sa ating buhay? Yan ang pinag-uusapan dito. Sapagkat sa simula't simula pa, nung nagrebelde si Lucifer laban sa ating Panginoon, siya ay nagrebelde laban sa otoridad ng Diyos, laban sa pamamahala ng Diyos. Kaya ang pinag-uusapan dito sa espiritual na pakikipagbaka ay sino ba ang namamahala sa ating buhay? At ang ating palakasan at kapangyarihan ay nakasalalay lamang doon sa namamahalang otoridad ng ating buhay, sa ating buhay. Kaya kung si Jesus ang tunay na siyang pinakahari at namamahala sa ating buhay, ay susunod na nating tatanggapin, automatic nating tatanggapin ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, kaya ang unang pinag-uusapan dito ay yung pamamahala ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Ito ba po, ang sabi sa aklat po ng Awit, ika-85 kabanata, dito po sa talatang siyam. Ang sabi po dito, tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kanya, upang ang kaluwalhatian ay tumahan sa aming lupain. Tiyan po ninyo, meron pong isang tunay na bagay na binibigyan diin dito. Ang sabi po rito, ang pagliligtas daw ng Diyos ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kanya. Ibig po sabihin sila na mga lubos na nagtataas sa ating Panginoon. Sila na mga lubos na sa kanya ay sumasamba. Sila na mga lubos na sa kanya ay nagpapasakop, mga kapatid, ay ang sabi po ng salita ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay malapit sa kanila. Kaya po, kung ang isang mananampalataya na sinasabi niyang siya ay mananampalataya, ay hindi naman po lumalakad na meron pong takot sa Diyos, at hindi po nagpapasakop sa ating Panginoon, ay daranas po siya, mga kapatid, ng kapahamakan. At sa araw ng pag-atake ng kaaway, siya ay tatagpuan sa kalagayan ng kahinaan. Kaya nga po, ang nais po natin ituwid na lakad ng maraming mananampalataya ay kadalasan na sa ating pong prayer, sa ating pong panalangin, ay humihingi tayo ng kalakasan ng Panginoon. Marahil sinasabi natin, Panginoon, ako ay bigyan mo, sangkapan mo ng iyong pong pagpapahid ng langis, ng iyong kapangyarihan. Ngunit, hindi po maaring gawin ng Diyos yun. Hindi po maaring sangkapan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu ng kapangyarihan ang isang taong tumatawag sa kanya kung hindi muna magpapasakop ang mananampalatayang ito sa Diyos. Kung hindi muna siya mabubuhay kay Kristo.
kung hindi muna siya magpapakalakas kay Kristo, mga kapatid. Hindi po ito maaring mangyari. Kaya po ang dapat na bago tayo pumunta, bago po natin tunay na pasukin ito pong espiritual na pakipagbaka laban po sa kaaway at laban sa kanyang mga hukbo na makapangyarihan, ay tiyakin po muna natin sa loob po ng ating pong silid panalanginan ang isang bagay. Tayo po ba ay lubos na nagpapasakop kay Kristo? Nabubuhay po ba tayo sa Kanya? Dahil po, kung tayo po hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Iyon po ang sinabi ng Panginoon Jesus sa Juan, 15:5. Mga kapatid, ang ating po bang mga kalooban ay pinasakop natin kay Kristo? Ang ating po bang mga kaparaanan ay tunay na isinuko na natin sa Diyos? Tinalikuran po ba natin ang ating mga sariling lakad sa buhay, ang ating sariling mga damdamin? Ito po ba ang nasusunod sa ating buhay? O ito po ba ay isinusuko na natin sa ating Panginoong Diyos? Kapatid, hindi po paramihan ito ng gawain sa simbahan. Hindi po ito ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan po natin dito, una at higit sa lahat, ay ang kalagayan ng ating mga puso. Isinuko na ba natin ito ng lubos sa pamamahalan ni Kristo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. At sa susunod po na Martes ay tatalakayin po natin ang unang bahagi ng buong kagayakan ng Diyos, ang big kiss ng katotohanan. Marami pong salamat. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Pastor Noel. Salamat din po sa Panginoon, Pastora Marina. Hallelujah. Nasa kabanata na po tayo ng ating mga prayer requests. Kung ibig nyong marinig na muli ang mensahe sa gabing ito, ay pumunta po kayo sa Glory Tabernacle blog na andun, hanapin niyo po ang Consuming Fire na andun po ang lahat ng mensahe ni Pastor Noel, gayon din po ni Bishop Mel. Hallelujah. Tayo po ay nasa prayer request at kung sino man po ang nasa linya, nakabukas po ang ating linya sa gabing ito. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Sino po ang may mga prayer request sa gabing ito? Nakabukas po ang ating linya. Sister Claire, may mga prayer requests ka ba? I have a praise report. Sister Cece asked us to pray for Sister Anu, and she called today and she said, thanks for all who prayed for her healing. And also, I want to thank the Lord for our guest speaker last Saturday, Apostle Stephen Amaker, for his preaching and prophetic word over everyone. Thank you, Lord. One thing announcement, sa darating pong Sabado, itong darating na Sabado, meron po tayong guest speaker from Canada. At siya po ay magmi-minister sa atin at the same time, tuturuan tayo about healing and deliverance. So, kung interested po kayo, bring your notebooks. Tayo po ay magkakaroon ng teaching about spiritual warfare and healing and deliverance. Sa Sabado, alauna, sa Caldwell Avenue, Middle Village, New York. Ang address po ay 79-11 Caldwell Avenue, Middle Village, New York, 11379. Kung may mga question po kayo about
time at saka yung place uli. Ang numero po namin ay 631-736-6351. Salamat po. Sino po ang may mga prayer requests or praise report? Sister Luz, meron kang prayer request or praise report sa gabing ito? Hi, good evening. Yung kaibigan ko, si Amy, she feels better. Siguro, amen. Ang talagang magaling na sasama sa Sabado. Kaya tatlo ang dadaling ko na kasama ko sa Sabado. They are very eager to be with me on Saturday. Tapos, yesterday, nakatanggap ako ng call na I have the approval. So, I have an appointment for MRI sa Lunes. So, praise the Lord. Amen. Amen. Okay, Sister Luz. We will lift you up. Sino pa po ang may mga prayer requests about healing or whatever you're undergoing tonight, or if you have any friends or mga kaibigan na may mga sakit? Pastor Marina, ganda-ganda. Hi, Sister Lila. Yung pong may-ari ng bahay ay nakikiusap kung pwede natin ipanalangin ang buong pamilya niya. Unang-una ho yung asawa niya dahil meron daw hong gallstone. Ano yun? Ano yung gallstone? Oh, gallstone? Saka yung anak niya daw, tatlo, yung dalawa papasok na sa college, pwede din natin ipanalangin na makapasa sa pag-aaral. Ang pangalan ho ng may bato, Dr. Kurat. Tapos ang nanay is Salma. Salma. Siya naman kailangan ng strength and courage sa salvation for the whole family. Ang anak po na babae, Aisha, at yung lalaki ay Sultan. Mag-a-apply daw po sa kolehiyo. Kaya natatakot siya, sabi niya. Pwede ipanalangin daw sila para makapasa ho yung dalawang anak niya. Saka yung bunso po, si Daniel. Parang Daniel, pero Daniel, direction in life, tsaka din sa pag-aaral po. Salamat po. Pero mas importante daw ang health ng asawa. Niya. Asawa, o. Okay. Sino ang Salma? Yung mother? Yung babae, opo. Alam niya na nananalangin tayo gabi-gabi. Kaya sabi kong pwede daw kung isama sila sa panalangin. Amen. Salamat, Sister Lai. Salamat din po. Okay. Can I call on Sister Claire to lift up Sister Luz? She has MRI on Monday. Also, Sister Lila's the owner of the house for the family, for salvation, and for the kids who are going to college, Salma, I mean Aisha and Sultan, and also for Dania Al, for direction, also for the dad who has gallstone, and the mother for strength. Amen. Okay. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight.
We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, that you said, be strong in the Lord and the power of his might, Lord God. Help us to surrender to you, Lord God. Before we can have your strength, Lord God, we need to surrender every area to you that we may receive your strength and your power, not our own, Lord God. And Lord, tonight we want to lift up Sister Luz for her prayer request that she's having an MRI on Monday. Lord, we pray for a good report from the doctor, that the results would be good, Lord, concerning her health, Lord God. Lord, we also pray for Corad, the gallstone, that you would bring complete healing and restoration of his body. We pray for Salma, for strength, courage, and everything that she needs, Lord God. Strengthen her, Lord, in her inner man as well as physically, Lord God. Lord, we pray for Aisha, Sultan, and Danielle, that, Lord, you would help them in their schooling, Lord God. Give them favor that they would pass whatever exam they need, Lord God. Lord, we also pray for Danielle for direction, Lord. Guide that child, Lord God. Give them direction. Show him the way that he needs to go, Lord God. And, Lord, we pray for Sister Lila's landlord and the whole family for salvation, Lord God. We pray, Lord God, that you would let them come to know you, Lord God, know you personally, Lord, and know you that you love them, Lord God, and you have a plan and a purpose for their lives, Lord God. Let them come to know you, Lord, and your love for each one of them, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for what you're going to do, Lord God, in this family, Lord. And we look forward to the praise report. And Lord, we also lift up Sister Lila, Sister Joe, Brother Tom, and everyone looking for a job, Lord God, that, Lord, you would open the door for favor for employment, Lord God. Open the door for them to receive a job, provision, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for this prayer line. We thank you, Lord, for Glory Echo Church and Consuming Fire Radio Ministries. We thank you, Lord God, for our leadership. Bishop Mel, Pastor Marina, Evangelist Mike, and every intercessor that prays on this prayer line, Lord God. We thank you for the silent listeners, Lord, all over the world. And Lord, we pray that, Lord, you would bless this ministry, expand this ministry, Lord God, that your word would continue to go forth with power and anointing, Lord God. Lord, we thank you for everyone involved in this ministry. And Lord, as we pray for your people tonight, Lord God, we thank you for listening to each request, Lord God. And Lord, we look forward to Saturday, our guest speaker, Lord God, who will preach and teach about healing and deliverance, Lord God. Bring people, Lord God, that they will be set free and delivered, Lord God. And Lord, we ask this in your holy name, Jesus. Let your name be glorified and honored on this prayer line tonight. Yep. In Jesus' name we pray. Yep. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. You're welcome. Is there anybody else who has a prayer request? Can I call Rico? 718-674-6892. Do you have any prayer requests or may mga prayer requests ho kayo? Okay, my prayer request is sana ma disseminate yung information regarding this ministry. It so happened that I saw this in Facebook with Pastor Noel. But I hope. Amen. Ano pa po ang mga ang prayer request nyo? What is Kankles? Kankles is like world peace.
It's a real word. Word, please. Yeah. Okay, can I call on Sister Jo? Tell that lady they took a liter and a half of fluid off my right lung. Yes, oh, hello. Hi, Sister Jo. Opo. Nakitaas yung prayer request ni Rico about world peace. Sige po. And also, including the Philippines and our, and America and all over our neighboring countries, all right? Sister, amen po. Amen. Amen po. Sige po, manalangin tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon God, na muli, Panginoon, kami po ay binigyan mo ng chance na makasali ulit sa prayer line na ito, Panginoon. Father God, sa gabi ito, O God, narinig mo po ang panalangin po ng aming kapatid sa kabilang linya, Panginoon, si Brother Anpalan Rico. Yes, Lord, maraming salamat po sa concern niya, Panginoon, na ipanalangin po ang bawat bansa, Panginoon, ng world peace. Tunay nga po, Panginoon God, na kailangan po namin ang iyong ang kapayapaan, Panginoon. Sapagkat, Lord, masyado na pong magulo ang aming kinalalagyang bundok ito, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon God, na kayo po, Panginoon Father God, ang nagbigay po ng mga takot sa mga leader po na nagpapatak po ng bawat bansa, Panginoon. Na Lord, bigyan mo po sila, O God, ng fear galing sa iyo, Panginoon, O God, because you said that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And Lord, bigyan mo po sila ng katalinuhan na hindi lang po sa kung anumang posisyon na kanilang hawak, Panginoon, kundi ang hawakan mo po ang kanilang puso na mabago, Panginoon, O God, na makilala kanila bilang Diyos na tagapagligtas. Upang sa ganun, Panginoon, ang bawat bansa, Panginoon, na nakakilala sa iyong bless, Panginoon. Maraming salamat po, O God, na Lord, ang mga bansa po na nagkakaroon ng mga kung anong-anumang pong mga problema dahil sa mga religion, Panginoon, O God, na nagkakaaway-away, Panginoon, O Lord. We pray, God, na Lord, ikaw po, O God, ang nagbigay po, Panginoon, O God, na kapayapaan po, O God. Remove the pride, O Lord, O God. Let there be love, Panginoon, O God, na siya po maghari po sa bawat bansa, Panginoon. Dalangin po namin ang aming leader sa Pilipinas at ito pong kasalukuyan po na nga pala, Panginoon, eleksyon na nangyayari ngayon dito, Panginoon, sa States. Lord, you pray, God, na Panginoon, nawa, O Lord, ang mga ma-elect po sa gabing ito, Panginoon, na leader, Panginoon, God. Panginoon, hawakan mo po ang kanilang puso, Panginoon, God. Na Lord, gamitin po nila ang power nila, Panginoon, sa mabuti, hindi po sa masama, O God. Maraming salamat po sa itatalaga mong leader, Panginoon, sapagkat inalaw mo po kung sino man ang mananalo, O God. Lord, fill them by your Holy Spirit. Panginoon, dalangin ko po ang aming presidente ngayon na namumuno, Panginoon. Lord, I pray, God, na bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, kung paano patakbuhin ang bansang ito, Panginoon, na kung saan mo kami tinawag at sinilagay. Lord, ganun din po ang aming bansang sinilangan ng Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po, God, na patuloy mo pong silang hawakan, Panginoon, ng mga leaders doon mula presidente hanggang sa kaitas-taasang mga pinuno hanggang sa sinakamababa hanggang sa presidente hanggang sa kapitan, Panginoon. At mga punong bayan, O Lord, O God. Lord, na bigyan mo po sila, O God, ng takot sa iyo, Panginoon, O God. Panginoon, unang-una po ang magkaroon ng takot sa iyo, O God, ay yun na po ang pagbabago, Panginoon, O Lord, O God. Dalangin namin, Panginoon, O God, na ibangon mo po ang bansa, Panginoon, sa mga kasalanan. Bangon mo din po ito sa mga korupsyon, Panginoon.
Lord, oh God, ganun din po itong bansang ito, Lord, oh God, na kung saan kami, dito rin po sa States, Lord. I-bless mo po ang economy, oh God. Lord, oh God, sapagat po, oh Lord, maraming marami pong napektuhan sa mga economy na ito, Panginoon. Lord, we pray you lift it up again, oh God. Lord, oh God, ikaw po ang Diyos na buhay, oh Lord, oh God, na nakakaalam po ng lahat, Panginoon. And Lord, i-humble mo po ang bansang ito at ang aming bansa, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang mga bansa po na kung saan pinapahayag yung salita, Panginoon. Alam mo po ito, O God. Lord, na Panginoon, ikaw po, O Father God, ang mag-protect po sa mga pinapadala mo din kung saan-saan po, O God, para maipahayag po itong at mangyari po ang world peace, Panginoon, O God. Once again, maraming salamat po, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos mapagmahal, ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Sinipuri ka namin ulit at pinapasalamatan sa gabing ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Jo. Wala pong ano man. May prayer request ka, Sister Jo? Okay na po. Napag-pray na po ni Claire. Oh, amen. Salamat. Yeah. In Jesus' name, we claim it. Testimony na lang po. Yes. Bagamat I'm still in the process of, the Lord is still in the process of helping me find a job, I want to thank God because He is a truly a God who provides. So last Monday, I was able to work, even it's a part-time, but it's worth paying for, and thank you for that. I give the glory and honor to Him. At ngayon pa lang, nag-advance ako ng Thanksgiving sa Kanya, sa gagawin niya. In Jesus' name. Amen, amen. Praise God. Yan ang natutuhan natin last Saturday, and natutuwa ako, at you're doing what you heard, and hallelujah. Amen. And kanina din po pala kahabol, thank God na nakasama kami ni Sister Lila. Si Sister Lila and me went to Astoria and all dito sa Woodside para magpamigay ng mga pagkain sa mga tao po sa street, yung mga homeless, yung mga naghahanap ng work, kanyan po. So we thank God na ginagamit kami ni Sister Lila while we are waiting. Praise God. Amen. Amen. Sino pa po ang may mga prayer requests? Ipanalangin natin ang ating teaching and seminar this coming Saturday. Nawa ay maraming dumalo upang matuto rin sila how to practice this to set free the captives and also for healing. Matuto sila upang magamit din nila kung may mga kakilala sila o may mga mahal sa buhay na nangangailangan na ng healing or deliverance. Panalangin mo siya, Sister Lai. Ano ho ba ang pangalan, Pastor? Sorry. Bishop Gators. Larry Gators. Gators. Yeah. Larry. Yes. Larry Gator. Okay. I'm over in that neighborhood. Bago ka mag-pray, Sister Lila, can you also pray that those flyers that I posted, some of them will call or all of them will call and go to Glory Tabernacle this Saturday? Mm-hmm. Yeah, I put some flyers all over Woodside. Praise I God. Hope they will call. Uh-huh. Okay. Brother Rico, I hope we will see you on Saturday.
Go ahead, Sister Lai. Okay, salamat po. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strange. Leading in the light of His glory and grace. Mahal na Panginoon, Diyos Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo ng lubos sa gabi ito sapagkat muli nyo kaming dinala sa prayer, sa pamamagitan ng prayer line na ito. At nagpapasalamat po kami sa inyong banal na salita na, ibinahagi po sa amin sa ninyo sa amin sa pamamagitan ni Pastor Noel. At sa gabi po ito ay nais din po namin itaas, Panginoon, ang darating na Sabado na pag na worship service po na mayroon pong bisita sa Glory Tabernacle Church na si Bishop Larry Gator. Panginoon, magtuturo po siya ng about healing and deliverance, kung paano pag-attack, kung ano po ang nararapat gawin sa pag-atake ng kaaway. Sana po, Panginoon, ay basbasan niyo po siya at palakasin sa gagawin niyang pagtuturo na ito at sa pamamagitan ng kalakasan na ito na mula sa inyo, Panginoon, ay matuto po ang lahat ng mga makikinig at darating sa pagtitipo na ito. Mahal na Panginoon, lahat po ng makarinig ay maging ilaw din po at maging isang kasangkapan ng inyong pagpapagaling, Panginoon. At higit sa lahat ay basbasan niyo po ang worship service na ito, lahat ng mga dadalo, lahat ng mga pastor na naroroon, Bishop Mel at Pastor Marina, at lahat po ng mga bisita, Panginoon, ay na makakapiling sa araw na ito ay magkaroon ng tunay na pakiramdam na sila po ay mapuno ng kaganapan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. At kung sino man po ang mga maisakit ay hinihiling po namin ang kagalingan, buong kagalingan sa kanilang mga karamdaman at kahirapan na dinaramdam, Panginoon. Sa gabing ito rin po ay tinataas namin ang kahilingan po ni Sister Luz na hari nawa po ang mga apolyeto o poster na kanyang inilagay sa Woodside ay makatawag pansin sa mga kaliluwa, Panginoon, na magkaroon po sila ng hangarin na makapunta sa pagtitipon na ito ng Glory Tabernacle Church at magkaroon ng tunay na damdamin na naghahanap, Panginoon, naghahanap sa inyo ng katotohanan ng inyong pagmamahal, ng pagpapasakop sa inyo, Panginoon, higit sa lahat ang inyong walang sawang pagtulong at katapatan sa aming mga pangailangan sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa gabi ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat, Sister Lai. God bless you. Sister Claire, can you have up all those intercessors? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, and Lord, we thank you for the silent listeners and every prayer intercessor, Lord God. Lord, we thank you for this prayer line, and Lord, we pray, Lord God, that as each prayer intercessor lifted up the needs of your people, Lord God, we pray, Lord God, that you would also
answer and Lord, give them the request that they have in heart, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for your word tonight. We thank you for everyone involved in this ministry. And Lord, we look forward, Lord God, to what you have for us, Lord God, on this prayer line and on Saturday, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we thank you for your presence, your Holy Spirit. We pray, Lord God, that this broadcast would continue, Lord God, to bring people to the saving knowledge of who you are, Lord God, as the word goes forth, Lord God, in Tagalog, Lord God. We pray, Lord God, that our countrymen, the Filipino people, will come to saving knowledge of who you are, Lord God. We pray for our nation, the Philippines, that, Lord, as we pray and lift up our nation and the people of the Philippines, Lord God, we pray, Lord God, that you would heal our land, Lord God, that, Lord, you would bless the Filipino nation, Lord God, and the Filipino people, Lord God. Lord, we place everything in your hands, Lord God. Lord, take care of our nation and the Filipino people, Lord God. Lord, we give our lives to you to serve you, Lord God, that many people will come to know you, Lord God, and your great love for each one of them, Lord God. Lord, we thank you for the privilege and the opportunity to come and pray that, Lord, you've chosen us to stand in the gap for your people, Lord God. Lord, it's a privilege and an honor, Lord God. And we thank you for the opportunity that you give us to pray, Lord God. Lord, let your name be glorified and honored tonight, and bless your people, Lord. Until next time, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Inuulit ko po sa Sabado, alauna ng hapon, healing and deliverance teaching sa 79-11 Caldwell Avenue, Middle Village, New York, 11379. Imbitado po kayo, magsama po kayo ng mga kaibigan, lalong-lalo na ang may mga sakit. At saka, bring your pens and notebook para isulat nyo ang whatever he will be teaching us that day. Amen. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Thank you.
Tabernacle Church at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa inyo sa gabing ito. Hanggang sa muli, bukas po in English, at magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Jesus. Good night. God bless you. God bless. Paalam. Paalam po. Paalam.